Makaigan, nanawagan ng Malacañang sa mga kandidato na huwag magbigay ng campaign fee sa mga miyembro ng New People's Army. Binasura naman ang pamahalaan ng mga hiling at kondisyon ng Communist Party of the Philippines at National Democratic Front para muling gumulong ang peace talks. Narito ang report. Arestado ang 11 pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army o NPA sa Bulacan noong Sabado. Nakuha mula sa kanilang iba't ibang kalibre ng baril, granada, pala at ilang subversibong dokumento. Hindi na raw nakapalagpa ang grupo na maaktuhang naglilinis ng baril. Nagkatanggap daw kasi ng impormasyon ng mga otoridad na kumikilos nga ang armadong grupo sa lugar. Naharap sila sa patong-patong na kaso kabila ng paglabag sa election gun ban. Nabigyan po kami ng impormasyon na may mga alleged or suspected NPAs na paali-aligid sa iba-ibang lugar. Nito nakaraang linggo, inako ng NPA ang pamamaril sa grupo ni Hingoog City Mayor Ruth Gengona. Isa sa mga motibong tinitignan ang di umano'y panghihingi ng campaign fee sa mga kumakandidato ngayong eleksyon. Pero ayon sa NPA, self-defense lang ang nangyaring pamamaril sa grupo ni Gengona. Kasunod nito, nanawagan ng palasyo sa mga kandidato na huwag magbigay ng campaign fee sa NPA. Ibinunyag ni Major General Jose Mabanta, commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, na halos kalahati ng mga kumakandidato sa Visayas ang nagbigay ng campaign and permit to win fees sa NPA. Aabot daw sa 150 million pesos ang nais makuha rito ng NPA. General Bautista, the Chief of Staff, has issued a directive to pursue and to stop all these roadblocks. He has intensified the effort. He has ordered the AFP units to intensify the efforts to ensure that these roadblocks do not happen again. Ibinasura rin ng Malacañang ang mga hiling at kondisyon ng Communist Party of the Philippines at National Democratic Front para muling simulan ng peace talks. Umalma rin ang gobyerno ng Pilipinas sa hiling ng mga rebelde na pagpapalaya sa nakadetene nilang consultants at pagpapatigil ng ilang programa gaya ng conditional cash transfer, pamana at upland bayanihan. Right now ho, hindi ho tayo nag-uusap dahil nung nag-uusap ho tayo nung February sa Amsterdam, ang nangyari ho doon ay imbis na pinag-usapan yung Declaration of National Unity at yung ceasefire, ang napag-usapan ho doon ay nagpresenta sila ng tatlong bagong dokumento. At sabi namin, hindi naman yan ang dapat pinag-uusapan. Yung mga sinasabi ni Alex, matagal na yan na paulit-ulit na binabanggit ng gobyerno na di umano preconditions. Hindi naman siya preconditions. Siya ay assertion na kailangan tugunan ng gobyerno. Mismo yung kanyang sariling pirma, no? Dun sa mga kasunduan na pinasok man nila since 1992. Dahil dito, tila back to zero na naman ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, and DF. Para sa Unang Balita, Salima Refran, reporting.